sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita, ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita, kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita, IZ Balita, Nationwide. Tanghali Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang tanghali, partner. Magandang tanghali, partner. Magandang tanghali sa mga nakikinig dito sa IZ Balita, Linggo, pangtanghaling edisyon. Narito na ang headlines ngayong 17 sa buwan ng Hulyo taong 2022. Maximum security ng New Bilibid Prison pinaplanong ilipat sa Occidental, Mindoro. DWIZ! Pagpapataw ng takdang presyo sa asukal ang pinag-aaralan ng DA. DWIZ! State of power crisis idineklara na sa Occidental, Mindoro. DWIZ! Pag-arangkada sa pagtuturok ng second COVID-19 booster shot sa edad 50 pataas, pinamamadali na. DWIZ! Kaso ng dengue sa Negros Occidental tumaas ng 700%. DWIZ! Sa balita sa ibang bansa, nararanas ang wildfire sa ilang bahagi ng Europa. Lumala pa. DWIZ! Balitang pampalakasan, Pilipinas sa Thailand magtatapat na mamaya para sa finals ng 2022 AFF Women's Championship. DWIZ! Sa balita sa pangkalusugan, patola pwedeng gamitin na bilang skincare routine. DWIZ! At sa balitang showbiz, aktor na si Alex Medina, nananawagan ng tulong para sa operasyon ng ama. IZ Balita! IZ Balita Nationwide! Magandang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao. Kami po ang inyong magiging tagapagbalita. Ako po, si Tina Nolasco. Ako po, Joanna Luna. At sa detalye ng mga balita, pinag-aaralan na ni Department of Justice sa DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na ilipat sa Occidental, Mindoro ang maximum security ng New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa City. Ayon kay Remulla, layo ng plano na hindi na magdulot ng kapahamakan ang mga preso, lalo't nakahalo ito sa populasyon ng Metro Manila. Gayunman, hindi rin madali para sa kalihim ang plano dahil kailangang ikonsidera ang oras at pera para maisakatuparan ito. Nabatid na bumisita noon si Remulla sa Sablayan Prison at Penal Farm sa Occidental, Mindoro na kayang tumanggap ng hanggang 10,000 maximum security prisoners mula sa NBP. DWIZ! Samantala, pinag-aaralan na ng Department of Agriculture o DA ang pagtatakda ng suggested retail price o SRP sa asukal. Dahil ito sa pagtaas ng presyo ng asukal sa pamilihan, bunsod ng kakulangan ng sugar cane, dulot ng pagkasira ng mga plantasyon dahil sa mga nagdaang bagyo. Ayon kay Agriculture Undersecretary Christine Evangelista, batay sa kanilang pag-aaral ay dapat ilagay sa 72 pesos and 50 centavos ang presyo ng asukal kada kilo sa mga supermarket. Tangi kasi nga sa wet market, epektibo ang ganitong presyo upang mapunan ang gasto sa paglalagay ng mga asukal sa mga estante. Maliban sa pagtatakda ng SRP sa asukal, nakikipagtulungan na rin sa DA ang mga stakeholders para mapababa ang presyo ng asukal. DWIZ! Ito, makalipas ng alas 12 ng tanghali, idineklara na ang state of power crisis sa Occidental, Mindoro. Ito ay matapos na mag-blackout ang buong lalawigan nang i-shutdown ng supplier ang kuryente matapos hindi payagang makapag-operate ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ayon kay Occidental Mindoro Vice Governor Diana Tayag, isang dekada ng problema sa Occidental Mindoro ang supply ng kuryente. Pero mas lumala pa ito nang biglang mag-shutdown ang operasyon ng OMCPC noong June 25. Bagaman pansamantalang naibalik ang supply ng kuryente matapos atasan ng ERC ang OMCPC na ibigay ang supply ng Omeco, hindi naman buong 12 megawatts ang ibinalik. Nasa 25 hanggang 27 megawatts ang kailangan ng probinsya. Sa ngayon, nananawagan na ang Omeco ng temporary approval mula sa ERC upang madagdagan ng ibibigay ng megawatt supply. DWIZ!
Samantala, pinamamadali na sa Department of Health o DOH at Health Technology Assessment Council o HTAC ni dating Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion ang pagtuturok ng ikalawang dose ng COVID-19 booster shot sa edad 50 pataas. Ayon kay Concepcion, kailangang makatanggap na ng booster shot ang 70% na fully vaccinated na Pilipino upang matamo ang optional na pagsuot ng face mask. Matatanda ang tanging sa frontline healthcare workers, senior citizens at immunocompromised lamang na individual. Pinapayagan ang pagtuturok ng second booster shot sa ngayon habang nauna ng inihayag ng DOH na pinag-aaralan na nito ang posibilidad na ang naturang pagbabakuna sa mga edad 50 hanggang 59 na taong gulang. DWIZ! Samantala, tumaas ng 700% ang naitalang kaso ng dengue sa Negros Occidental. Ayon sa DOH Region 6, nakapagtala sila ng 185 kaso ng dengue sa lalawigan mula June 26 hanggang July 2. Sumunod sa Negros Occidental ang Antique na nakapagtala ng 178 dengue cases at Iloilo na mayroong 114. Tigtatlo naman ang nasawi sa Negros Occidental at Iloilo dahil sa dengue habang isa naman sa Antique. Sa ngayon, nagpadala na ng response team ang DOH 6 sa Negros Occidental para makontrol ang surge ng sakit. DWIZ! Ito para sa mga taga-NCR dyan o dito sa Metro Manila, balik na sa normal ang supply ng tubig sa apat na lugar sa Metro Manila. Ito'y matapos tuluyan ng matapos ang repair sa pipeline na tinamaan ng AAA Construction and Supply Incorporation, isang third-party contractor na gumagawa ng drainage project sa lugar. Ang mga lugar na may supply ng tubig ay ang Maynila, Pasay, Paranaque at Las Piñas. Ayon sa Maynila Water Services, binuksan na ang isinarang valve at kasalukuyan nang nagsasagawa ng flushing upang mapalinaw pa ang tubig. Bagaman mabilis ang naging pag-aayos, pinayuhan ng Maynila ang publiko na hayaan munang dumalo yung tubig para luminaw. DWIZ! 10 minuto makalipas ng alas 12, hinikayat ng mga siyentipiko ang publiko na magpabakuna na ng second booster shot sakaling papayagan na ito sa gitna ng strain ng Omicron variant na nagdudulot ng panibagong pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Ayon sa viral immunologist mula sa University of Newcastle sa Britain na si Nathan Barlett, ang kasalukuyang COVID-19 vaccines ay hindi nagbibigay ng malakas at matagal na proteksyon. Gayunman, ang pagpapalakas sa antibodies na may backup na ika-apat na dose ay nagpoprotekta laban sa malubhang sakit at pagkamatay. Habang ayon naman kay Pharmaceutical Medicine Professor Penelope Ward, bumababa mula sa 90% hanggang 75% ang level ng proteksyon laban sa mga malalang sakit ng mga individual na naturukan ng bakuna, 6 na buwan na ang nakalilipas. Batay naman sa pag-aaral na isinagawa ng Universidad ng Tel Aviv sa Israel, bumaba ang mga na-ospital ng nasa 64 hanggang 67% simula ng mabakunahan ng ika-apat na dose ng second booster shot o ang second booster shot sa bansa, habang bumaba rin ang panganib sa pagkamatay sa 72%. DWIZ! Samantala, umabot na sa 231 ngayong buwan ng Hulyo ang bilang ng mga Pilipinong health workers na umalis sa bansa upang magtrabaho sa Japan sa ilalim ng Japan-Philippines Economic Partnership Agreement. Ayon sa pahayag ng Embahada ng Japan sa Maynila, ang pinakabagong batch ng mga Pilipinong health workers ay nakatanggap o natanggap sa pamamagitan ng government-to-government arrangement na ipinatupad ng Philippine Overseas Employment Administration at ng Japan International Corporation of Welfare Services. Bago ang deployment ng mga Pinoy health workers, sumailalim ang mga ito sa 6 na buwang online preparatory Japanese language training na nagtapos noong Mayo. Habang pagdating naman ng mga ito sa Japan, gugugol pa ang mga ito ng isa pang 6 na buwan na mas puspusang pag-asanay sa wikang Hapon. Tiniyak naman ng embahada na libre
Ang natura nga pag-asana ay bukod pa sa mga daily allowances para sa mga ito. Sa ngayon ay mayroon ng 3,378 na Filipino nurse at certified care worker sa ilalim ng JPEP o JPEPA program mula noong unang deployment noong 2009. TWIZ! Na alas 12:12 ng tanghali, labas tayo ng himpilan, tanggap tayo ng pag-uulat mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Report! Mula kay Inta Rizal, may ulat iatid si Tata Ray Abelia. Tata Ray, magandang tanghali. Okay, maraming salamat, Joanna at Tena, no, at mapaganda at mapayapa na ang mga natural mga mamimili patrol na sa lalawigan ng Rizal. Patuloy ang mga renovation ng mga natural mga public market patron na dito sa natawag nating binangunan ay ka nga ay maganda na at naayos na ang mga natural mga maninindi. Pagkat itong natural nga renovation na ito, no, ay patuloy yan sapagkat hindi naman kaila ay dumadami ang mga natural mga consumer o mga mamimili patuloy na sa banang binangunan. Sa bahay naman ng Angulo, ay ika nga ay ito, under renovation nito at maganda rin ika nga ang pagkakalagay ng kanilang mga naturang stall. At ito humigit kumulang sa dalawang taong inaayos hanggang sa kasalukuyan ay ika nga ay malaging maganda na at talagang makikita mo na ang mga naturang mga stall na kanya-kanya silang mga maninindas sapagkat kung ang tulad mo sa mga na-previews o mga nakaraan ay halong-halong kalamay kung tawagin ito at ngayon na ay nasa as na patroon na ang mga isda, magpuprutas, magdidamit at mapangikanga na may kalakal sa loob ng naturang market. Ang bahay naman ng Angulo, ang bahay naman ng Murong ay masasabi natin under renovation din yan sapagkat hindi naman kaila yung mga nasa loob niyan patroon na inuna mo lang inuna muna ang mga magtitinda na manok at relabas yan. At pangalawa nga, pagkatapos ng ika nga, napakakayari o pagkagawa noong nakantormasyon, ay ika nga ibabal kayo sa natural pestot ay lalabas naman itong tatawag magkakarne. Sapagkat yung alternatibong tatawin na yan, napakalang bagay yan, sapagkat kahit maliit man ang natural nga palengke na Murong, ay ito nga ay malaking bagay paroon na sa mga natural consumer. At itong huli, ang Teresa under renovation pa rin yan, at sapagkat iyan ay kailangan ipisar ang natural palengke. Sapagkat din naman kailangan ang bayan ng Teresa Rizal ay isa sa pinakamalaking palengke paroon na dito sa natural lalawigan. Yan natin mga news update mula sa Rizal. Ito ay Metro Patrol, Tata Ray, Aragones, Abelia Lagos, simple lang metodo lakas, DWIC. Magbabalik ang IZ Balita pangtanghaling edisyon. IZ Balita! IZ Balita! Nationwide! Nationwide! Balik po ang IZ Balita, Linggo, pantanghaling edisyon. Kami pa rin po ang inyong makakasama ngayon tanghali. Ako po, si Tina Norlasco. Ako naman, Joanna Luna. Samantalang partners, at ba tayo pwedeng mapakinggan at mapanood? Ayan partner, tayo ngayon ay nasa Digital Free TV via TAS Broadcast. Available rin tayo sa Digital TV Devices and TV Receivers. Mangyaring iskan lamang ang inyong Digital TVs at Digital Channel of Access upang mapanood ang IZTV. Ayan, samantala batiin naman natin ang mga nakikinig sa ating Facebook at YouTube Live. Nandyan si Fabian Liwag, Raki Saraos. Sabi nila ay kakaisa, wag na natin banggitin. Pero ayan, nakikinig din si Claire Ramos, si Deborah Estraniero, Kim Sales Katigba, Katrina at Carmela Patriarca, Ian Labial, Rose Ann Villanueva. At ito naman, nanonood din si Carlo Bernardino sa ating live to Milan. Happy Sunday daw, ang sabi niya. At ito rin, Happy Sunday. Mukhang ito, mga partner, mukhang ito ay mga kamag-anak mo, no? Si tatay mo ba ito? Si tatay Julio Hulduna. Mm-hmm. Ayan. Ayan, magandang tanghali. Si ano ba to? Mama mo ba to? O nakikinig at nanonood sila lahat. Mm-hmm. Ayun din. Siyempre, Mark Luna. At siyempre, si Jom Luna. Aba, buong pamilya. Solid. Siyempre, binabato ko rin ang aking tatay at nanay na nakikinig ngayon sa ating transistor radio. Lagi yan, nakatutok. Ayan, sa mga hindi natin nabate, magandang tanghali.
at palagi ang makinig po sa mga programa ng IZ, lalo na sa ating balitaan dito sa IZ Balita. Tayo rin ay napakikinggan na ngayon sa YouTube Live at syempre sa Facebook Live. Ayan, sa iba pang detalye ng balita, tuloy pa rin ang pagbubuga ng abo at sulfur dioxide ng Bulkang Bulusan at Taal. Sa datos ng PBOX, hanggang kaninang alas 8 ng umaga, pumalo na sa 919 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng Bulusan na umabot sa 500 metro. Apat na pagyanig din ang naitala sa Bulusan. Maliban sa bulkan, naglabas din ng 3,645 tonelada ng sulfur dioxide ang Bulkang Taal sa Batangas na kumalat ng 1,500 metro o meters. Nananatili pa rin nakataas ang alert level 1 sa dalawang bulkan kaya limitado pa rin ang mga aktibidad sa paligid nito. GWIZ! Residenteng malapit sa Mount Bulusan, no, sa Bulkang Bulusan, no, patuloy po tayo nga maging alerto at mag-ingat. Iba yung pag-iingat lamang po. Mm-hmm. Samantala, ito, patay sa engkwentro ang isang 41 anyos na lalaki matapos matabunan, no, ng bato sa isang minahan sa Tuba, Benguet. Kinilala ang biktimang si Danny Bunag Damit, isang mine development supervisor na nagtatrabaho sa minahan ng Pilex Mining Corporation. Naganap ang insidente dakong alas 4 ng hapon itong Biyernes. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, nagtatrabaho ang biktima at isa pang kasama nito ng si Virgil Overhela Mokieng nagkaroon ng rock burst. Bagaman ligtas na nakalabas si Mogieng na iwan si Damit sa loob. Naku, ngayon kasing mga tag-ulan, no? Talagang malambot. Correct. Malambot ang lupa. Kaya mag-iingat sa mga landslide at pagguho ng mga lupa, no? Tinangka pa nga daw dalhin sa ospital ang biktima matapos mahukay ng mga rescuers, pero idineklara na itong dead on arrival. Cardiopulmonary arrest secondary to asphyxia ang sanhi ng pagkamatay ni Damit. GWIZ! Samantala, sa oras na 12:21, tanggap tayo ng pag-uulat mula sa ating Ronda Patrol. Ronda! Ayan, employment rate ng Ilocos Norte sa unang bahagi ng kasalukuyang taon umabot sa 97.2%. Idetalye mo, Ronald Idol Domingo. Magandang tanghali kasamang Tina, kasamang Joanna. Umabot sa 77.2% o 97.2% ang employment rate ng Ilocos Norte sa unang bahagi ng kasalukuyang taon 2022 base sa data mula sa Philippine Statistics Authority o PSA. Pinaniniwalaan ito ang bunga ng mga programang isinasagawa ng pamahalaan na panlalawigan bilang bahagi ng maigpit na pagnanais ni Governor Macho Marcos Manotok na tumulong sa mga kamabayan na mayroon ng trabaho. Inaasahan na tataas pa ang employment rate sa lawigan sapagkat isa ang paglikha ng maaring pasukan na trabaho ng mga kamabayan sa mga pangunahing programa ng gobernador sa kanyang ikalawang termino. Samantala, base sa data ng PSA, ang annual average sa family income dito sa lawigan ay 254,923 pesos. Samantalang ang annual average family expenditure ay 182,474 pesos. Nangunguhulugan ito na may annual average family savings na 72,448 pesos dito sa lalawigan. Balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIZ. Samantala, itinaas ng Department of Foreign Affairs sa DFA sa Alert Level 2 o Restriction Phase ang Sri Lanka dahil sa security situation sa lugar. Sa ilalim ng Alert Level 2, walang ide-deploy na overseas Filipino workers sa Sri Lanka at tanging ang may existing employment contracts ang pinapayagang makabalik sa bansa. Makikipag-ugnayan naman ang DFA sa pamamagitan ng Philippine Embassy sa Dhaka
para sa Filipino community sa lugar sa gitna ng malawakang protesta dahil sa kasalukuyang economic crisis. Nilinaw naman ng DFA na walang Pilipinong naitalang nasugatan sa naganap na protesta. Binigyan din ng kagawaran na sa ngayon ay wala pang plano na ilikas ang mga Pilipino mula sa nasabing bansa. Samantala, pinaalalahanan ng DFA ang mga Pilipino sa naturang bansa na manatili lamang sa kanilang mga tahanan, iwasan ang mga lugar na nagsasagawa ng protesta at ang pagsama rito. DWIZ! Samantala, iniulat ng Department of Public Works and Highways o DPWH na tapos na ang dalawang proyekto nito para mapigilan ang mga pagbaha na nagkakalaga ng 66 na milyong piso sa La Union. Itinayo sa gilid ng ilog ng Amburayan sa Sudipen, Barangay Porporriquet ang naturang proyekto na may 8 metrong taas at 260 metrong haba. Habang nasa 27.99 million ang inilaan para sa naturang proyekto na mula sa 2022 General Appropriations Act o GAA. Samantala, natapos naman ng La Union ng Second District Engineering Office ang 14 na Flood Control Structures Project nito sa Agoo para sa mga residente ng barangay ng San Julian Norte at San Julian West. DWIZ! Nasawi ang isang lalaki matapos umanong magnakaw ng bakal sa isang ginagawang kondominium sa Pasay City kahapon. Ito'y matapos barilin ng gwardiya ang suspect na si Albert Javier na umano'y pumasok sa loob ng construction site habang naghihintay ang dalawa pang kasama nito sa labas ng gate. Ayon sa gwardiyang si Celso Piloton, dalawang beses nitong sinita ang naturang suspect at nag-warning shot. Ngunit lumapit ito sa kanya at inundayan siya ng saksak gamit ang ice pick. Ngunit nakailag siya ng dalawang beses. Subalit sa ikatlong beses anya ay napilitan siyang paputokan ito kung saan tinamaan sa dibdib ang suspect. Giit ng gwardiya at trabaho niyang bantayan ang construction site at dinepensahan lamang niya ang kanyang sarili. Samantala, kuha muna tayo ulit ng ulat mula sa ating Ronda Provincia. Ronda Provincia! So may COVID-19 update. Si Melvin Machado dyan sa Camarines Sur. Melvin, magandang tanghali. Mula sa 36 na COVID-19 na active kahapon, umakyat na sa 42 ang active cases ng COVID-19 sa buong lalawigan ng Camarines Sur. Kahit may dalawang na italang naka-recover, mas mataas pa rin ang 8 bagong COVID-19 positive. Mula ito sa mga bayan ng Kabusao, sa bayan ng Pili, sa munisipyo ng San Jose, sa bayan ng Magarao, bayan ng Kamaligan, bayan ng Nabu at sa bayan ng Buhi sa lalawigan ng Camarines Sur. Nakapako naman sa 630 ang binawian ng buhay, samantala habang 16,047 naman ang mga naka-recover. Mula ito sa kabuuang 17,079 na nagkaroon ng COVID-19 sa buong lalawigan ng Camarines Sur. Mula sa Camarines Sur sa Bicolandia, Melvin Machado. Nagulat sa impilang may todong lakas, DWIZ. IZ Balita! IZ Balita! Nationwide! Nationwide! Balita sa ibang bansa! Lumala pa ang wildfire na nararasan ngayon sa ilang bahagi ng Europa. Ayon sa mga otoridad, sumampa na sa 12,200 katao ang inilikas mula sa Churand region sa bahagi ng Timog Kanluran ng France. Apektado ng apoy ang halos 10,000 hektarya ng rehiyon mula sa 7,300 hektarya noong Biyernes. Unang sumiklab ang wildfire sa France, Portugal at Spain dahil sa nararanasang mainit na panahon. Sa sports! Magiging mahigpit ang pagtatapat ng Pilipinas sa Thailand mamayang gabi para makamit ang international trophy sa finals ng 2022 AFF Women's Championship. Ito'y matapos umabante na sa finals ang Pilipinas matapos talunin ang Vietnam noong Biyernes ng gabi. Ayon kay Philippines coach Alan Isajsik, ang Thailand lamang ang bansang hindi pa natatalo ng Pilipinas sa AFF Championship. Unang pagkakataon din nilang natalo ang Vietnam na defending champion din noon sa Southeast Asian Games. Mamayang alas 4 ng hapon, maglalaban ang Myanmar at Vietnam para sa bronze medal. Habang alas 7 ng gabi ang tunggalian ng Pilipinas at Thailand para sa gold at silver medal. Sa health news. Ito
kalabang mm-hmm. pang budget pang skincare. Aba, ano yan, partner? Yan, may paraan dyan. Tayo dyan. Alam nyo bang ang patola ay hindi lamang pang kusina? Aba. Ayan. Ang mature na bunga ng patola ay pwedeng ibilad at tuyuin upang ang structure nito ay magmukhang sponge. Ah, okay. Akala ko yung mismong, yung mismong gulay na patola, no? Ito nga yung partner. Yung tuyo na, kumbaga, akala ko. Nabilad na. Kinikis-kis ang buong patola sponge sa balat upang alisin ang mga dead skin at pasiglahin ang balat. Ah, kumbaga, yan ay pangilod. Pangilod pala. Ah, okay. Nilalagay rin ang pulbos ng patola sa skincare products dahil nakakapag-detoxify ito ng balat. Okay, pinapowderize pala yung patola. Mm. Pwede nating patolan yung skincare na yan. Pwede. Mas kilala ang patola bilang sponge gourd na tumutubo at nabubuhay lamang sa tropical na klima katulad ng sa Asia. Okay, ayos. Sa entertainment o trending news. Ito naman sa ating showbiz news na nawagan ngayon ng tulong ang aktor na si Alex Medina para sa ama nitong si Pen Medina na sasailalim sa isang major spine surgery. Sa Facebook post ng aktor, sinabi nitong 3 linggo nang nasa ospital ang kanyang ama at hindi na ito makaupo o makatayo. Hindi rin sapat ang kakayahan ng aktor na mabayaran ang surgery dahil wala naman itong trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. Sa July 19, araw ng Martes, sa ilalim sa surgery ang ama ng aktor. So sa mga kapwa kasamahan sa showbiz nitong ng aktor na si Pen Medina, nananawagan po ng tulong pinansyal. Mm-hmm. Itong, syempre dasal na rin, partner. Itong naturang aktor para sa kanyang operasyon. Kilala si Pen Medina sa karakter niya bilang ama, lolo. Correct. Yan, kaibigan ng bida. Mm-hmm. At sumayin niyo po. At sumayin niyo po ang isa pang edisyon ng IZ Balita Linggo, pangtanghaling edisyon. At dito sa Impilang may todong lakas. Balitang sigurado. Tapat na serbisyo sa komentaryo numero 1. At sa mga nakasama natin sa loob ng Impilan. Ayan, maraming salamat sa ating communication assistant, Ms. Alinio, Joanne Unay. At syempre ang ating social media writer, Anjana, si Angelo Baino, at syempre ang si Kiema Gomez. At nandiyan din si Ariam Sancho. Ayun. At syempre, si Abby Malanday, ating news writer. Oh, ayan. Si Sir Jopel Peleño, narito na yung kanina. At ang ating sound engineer, ang ating technician ngayon, si Jeric Barreto at June Aguba. Ayan, sa ngalan rin po ng aming boss na si Boss D. Edward Cabangon, at sa mga Ronda Patrol at Metro Patrol na nating nakasama ngayong tanghali, maraming salamat po. Kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong tanghali. Ako po, si Tina Nolas. Ako naman, Joanna Luna. Maraming salamat po. Magandang tanghali. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide.